Ang una nating gagawin is, I know very much ano kayo, excited kayo dito, is we're gonna talk about technicals. Pero siguro yung context nitong activity, so this is an activity, ano, we're gonna talk about technicals, pero breathe in, breathe out tayo. Okay, yung mangyayari. So ibig sabihin, normally kasi kayo, nandiyan kayo, nakikinig kayo sa amin. You're taking in information. So breathing in, di ba? So sometimes nare-realize ko na parang hindi naman maganda pagka puro breathing in lang kayo. And sa amin naman, hindi naman maganda rin na puro breathing out, palabas ng lahat. So gusto kong magkaroon tayo ng breathe in, breathe out dito, no? So in other words, meron tayong activity, hindi ko pa na-explain sa kanila. So medyo bulagaan, Olympics na naman 'tong mangyayari. So meron tayong activity dito para sa kanila, and blitz charting. Okay, blitz charting 'yung magaganap, ano? So meron akong chart. Taka. Meron akong chart na ipapakita sa kanila or isi-send sa kanila. So parang ganito siya, no? So this is the chart of PSEI and naked chart. Okay, so makikita natin meron dito. Actually, hindi ito yung recent chart ng PSEI. Ano? Kinuha ko lang to somewhere else. Dun sa medyo, ewan ko kung anong day to. Anong to, no? Last year pa yata to or 2 years ago. Pero anyway, so gusto ko kasing makita nila kung paano kayo mag-chart, kayo mga mentors. So I will give you guys time to read this, to analyze this, to plot the line. So pwede kayong, kunyari, let's say, i-open natin to with paint, ano? Ay! Ayan. So ano nakikita nyo? Yung paint, nasa paint na ba? Paint na. Nasa paint na, okay. Yeah. Oh, okay, so just, alam mo yun, depende sa inyo kung ano yung mga pwede nyong ilagay dyan, pero you only have siguro, teka lang ah. Tingnan natin kung anong time na pwede dito. Ah, bali, pe-print screen namin, Kap? Yes. Pwede nyo i-print screen. Malinaw ba pag print screen nyo? Para hindi ko na-send sa chatroom natin or what. Pero uorasan ko kayo. Okay, anong, naman. Ano sa tingin nyo yung magandang ano? Sige, let's start with, 3 minutes. And then from there, we can adjust. So, kunyari, let's say, maglagay lang kayo dyan ng mga lines. Kunyari, resistance or ewan ko kung paano nyo i-ano dyan. And then, basically, create a plan na siguro in 3 minutes or less. Parang ganun. So, ang mangyayari is, siguro you can give me 2 possible scenarios. So, scenario planning, that's number one. So, write this down, scenario planning. If ever lalagyan nyo ng allocation, kunyari, meron kayong nakitang setup, meron kayong nakitang play or trade idea, how much would the allocation be? And, syempre, yung decision nyo is, will buy ba siya? Sell ba siya? Kunyari, may shorting tayo. Kunyari, nakikita nyo na pababa. So, pwede mong isell yon, sell short yon. Or, wait. And then, syempre, tatanungin ko mamaya kung bakit wait. Ano yung iwi-wait mo? Ano yung trigger na gusto mong makita? Parang ganon. So, buy, sell, or wait. Okay, so 3 things lang, ha. Possible scenarios, at least 2. So, huwag nyo na damihan. Huwag nyo na gawing 4 or what. Allocation, and then buy, sell, or wait. So, yung trading decision. So, kaya nyo ba yan, kapanalig? Kaya nyo ba yan? So, ito na yung ano, paki-screen. Ay, hindi yan yung chart. Example lang yan. So, for example, so mangyayari ganito, bibigyan ko ng 3 minutes. Tapos, after 3 minutes, syempre, ipapakita ko kung ano yung naging result. And by the way, sa inyong mga kapanaligs, you can also, syempre, meron tayong 3 minutes na magiging ano, you can also do it. Strictly paint lang gagamitin, no? Hindi. Depende kung paanong labeling kasi hindi ka naman makakapag-label. Yung mga fibo. You're charting ano eh. So walang ganon. Walang mga fibo. Walang mga scenario lang tayo. Price action. Naked trading. Oo, price action. Naked trading. Nako, alam ko na saan papunta to. So kunyari, nakita nyo ah. So ito naked yung boys.
So nandito teka lang, hindi niyo nakita eh. So ito yung chart nung kanina. So nandito tayo, nakita niyo ba yung mouse pointer ko? Yes. Okay, so nandiyan. And then gawa kayo ng plano, keme-keme. And then after niyo gumawa ng plano, ipapakita ko yung nangyaring ano. So ito, after this candle, ito yun eh. Then ano nangyari dun sa chart? Yung sa price. Tumaas, 'di ba? So after that, i-debrief natin yung ano. So mabilis lang to. I hope it's ano no. Maging fun to for everyone. So okay ba kayo doon, guys? Yes. Good. Okay ba kayo doon? Everyone. So okay lang ba sa iyo to, Melbs, na hindi tayo ano, hindi tayo CFD yung mga charts natin dito. Local. Go, go. Okay, so ito yung, diba? Ito yung first chart natin. Ah, pwede ba short? Pwede i-short. Pwede i-short, pwede i-short. Pwede short. Ah, okay. Oh, so this is our first chart. This is our first chart. Okay, so na-screenshot nyo na? Game? If ready na kayo, thumbs up. Melvin, nag-a-analyze na. Putik yan. Huwag mo lang magkabandaya. Pina-front run mo eh. Okay, so Melvin, okay ka na ba? Screenshot ko lang. Melvin, okay ka na. Thumbs up if okay ka na. Okay, so let's start. 3, 2, 1, and go. So ayan. So tignan natin kung paano mag-chart ng mga... Ayan, different representatives. So once you're done... Sirban, pwede mo sabihin I'm done. Oy, kucha, mabilisan. Mabilisan dito sa making. So, 1 minute 30 seconds pa lang ang nakakalipas, mga kapalagi. Hindi, naghanga ka. May technical difficulty. Hindi natin alam kung technical difficulties yun or delaying tactics lang ni Sir Messino. Okay, sa mga kapanalig, sa lalim po natin nakikita ang kanilang skills practice. So, this is a drill. Ano? Gusto ko yung mga ganito mga drills. Kasi regardless kung magaling ka na na trader o nag-uumpisa ka pa lang, yung mga drills are very important to for your mastery na rin. Sila Jordan yan. Ang yayaman na yun. Ilang rings na yung meron sila. Sila LeBron din. Sila. Pero sumusunod pa rin sila sa mga drills. Whether it's just jogging or suicides or so some shout out sa mga nag-basketball dyan. So malapit niya ata mag-time. Malapit niya ata mag-time. Last 10 seconds. Finish or not finish. Okay, gawin pag tapos na. 4, 3, 2, 1, and... Saan papadala yung ano? Yung chart? Hindi. Tapos na. Dito, ipakita mo. Kasi share screen lang. Mabilisan lang. Go, ikaw na muna, Ayers. Hindi, wait lang. Bago may ipakita, magkaroon muna tayo ng ano, accountability para walang edit-edit ng ano. So, sino, raise your hands if ang trading decision nyo is buy. Oh, scenario sa akin. Okay, so ako. Sige, ganito na lang. So pwede ano, kunyari meron kayong 2 scenario. So ano yun doon yung let's say 51%, ano yung 49%? Sino yung may 51% na buy? Raise your hands. So si Joseph and si Melvin. How about yung may 51% na sell? Okay, so si Herbs, teka nga, ilista ko yan, makakalimutin ako eh. So, wait lang ha. So, item number 1 by Joseph and Melbs. Tatlo nga yung scenario ko eh. Sell is si Irving Tan. Buy or sell at the current candle, no? Or parang big picture? Siguro, ewan ko si Carl. Depende sa iyo. Nag-iisip kasi tayo ng trading tayo. Yun yung mga ano. Puro scenario kasi. Okay, so how about si ano? How about si George? George, kailangan may decision kayo ha. So wait si George. Ay ako wait pala. Si Carl. Ah, may option na wait. Meron! Meron may option na wait. Oh, so pwede kayo mag-edit. Oh. Sure na lang. Tatlo tayo scenario kayo. Meron akong wait. Meron akong pataas. Bumaba. Pero ano nga yun yung mas simba, alam mo yun? Matimbang? Diba kasi syempre mas bullish ka, mas ganito ka. Alam mo yun? Depende sa setup wait, na nakikita wait mo. Wait ang pinakamatimbang. Whether long term or ano eh. So, okay. So, ilalagay kita sa wait. Okay. So, pinakamatimbang wait. May mga pagbabago na po na naganap.
Ako, wait na rin ako, Cap. Trade the price action tayo. Pare, pwede kayong matalo sa weight. Tanda rin sinali ko, pare. Brad, pwede kayong matalo. Brad, pwede kayong matalo sa weight. Kasi depende sa ano eh. Pagka kunyari, let's say, kinabukasan, tumayo agad. Gumalaw agad, talo kayo sa weight. Ah. Okay, pag gumalaw agad kinabukasan, pagka kunyari hindi nag-stall, so talo kayo doon. Ano lang, opportunity loss, pero... Oh, sige, oh, okay. Support. Oh, di ko makapag... Ikaw, Melvin, are you gonna stick with, ano? Are you gonna stick with... Support. Wait na rin ako, wait. Delikado ang ano. Risky. Risky. Gumagam. Alam ko na kung saan pupunta. May right shoulder doon. Alam ko na kung saan pupunta to. Tanggalin natin yung weight. Tanggalin natin yung weight. Tanggalin mo na yung weight. Buy or sell. Tanggalin natin yung weight. So buy or sell. Kailangan. Ako, buy na ako ulit. Oh, bye na ako. Bye ako. Si Carl. Bye ako, bye ako. Si Joseph. Bye ako. Bye si Ian. Ang risky putik. Si George. Against. Buy or sell kasi ako very selective, ako very choosy. Pero, there are two options. Pero di ko to papatulan kung makita ko to. Di ko to papatulan. So, kailangan. Ako papatulan ko yan. Gusto ko yung ganyan setup eh. Ano si George? Bye. Chuchupitin mo. Pero bye ako, bye. Ah, okay. So, kumbaga si Herbs lang ang sell. Okay, so... Uy! Bye ako, pre! Bye! Bye! Bye ako, pre! Bye ako! Ha? Bye kay lahat? Bye kay lahat? Oo. Oh, bye. Sige. Group trade. Isa-isa tayo. Pakita ng mga charts. Hindi natuwa si Kapa. Walang excitement. Scenario planning. Kino-herd mentality ako ng mga hayop na to. Play safe, Brad. Play safe. Play safe, pare. Sakto-sakto yung ano. Mamaya may papakita ako ng excerpt. Ano. Okay, sige. Let's go with Herbs. Tirayan mo. Patingin na ako ng ano. Mabilisan lang Herbs in 30 seconds. 15 seconds nga lang dapat. Makita natin kung ano. Basically, yung reason ko, unang reason ko bakit sell yung gusto ko kasi gumawa siya ng new low dito sa pivot na to, sa area na to. Pero nung tiningnan ko, nag-close pala siya above dun sa previous close. So, kumbaga parang mas matimbang yung buy sa akin here. So, kung mag-buy ako dito, ito yung trail stop ko dito sa cut loss. Oh, cut loss ko dyan. Okay, sige. Thank you. So, at least nakita natin yung dalawang scenario dito kay ano. Ano tong insignificance niyang ano, Brad? Yung isa pang red ka, red. Yung mahabang ano. Red. Oo. Hindi kasi, 'di ba una kong ano is short. Kumbaga kapag umabot diyan, take profit ako. Ah, okay. Sige. Pero buy ang sinagot mo, 'di ba? Oo, buy ang sagot ko. Okay, sige. Okay, good. Oh, let's go with stop share na Herbs. Let's go with Joseph. Pucha, lines lang. Key levels gaming, pare. Dapat ayun pala yung ano natin. Walang drawing ng box or nag-drawing ng trend line. Ay, pucha, iba to. So, si Joseph to. Okay, so meron si Joseph. Meron pang notes, pare. Pakibasa yung notes. Pakibasa yung notes. Ano nakalagay dyan? Potential range trade to gap area. Ah, okay. So, bakit bicep? Nag-reject kasi yung sa support area. Nag-try siya mag-close below nito. Pero nag-pin bar. So, kung immediate decision, pwede kong ano, i-buy siguro to. Dahil dun lang sa rejection pattern. Pero, ano, kung ako talaga mag-trade ito, pwede kong intay na lang kung anong gagawin niya na reaction the next day. Tapos? Hindi, pwede niya. Kung bakit, ano, mas neutral ako talaga. Kasi nga, ano siya, head and shoulders pattern, tapos may gap down eh. Mm. So, gusto, ang iniisip mo is babalik pa siya dun sa gap. Yun yung for range trade. Okay. Kung immediate na trade idea. Pero kung okay. Ako personally, wait ako. Tapos kung ba't hindi ko naman isa short, yung ano kasi risk reward dun sa short, mabahaba para sa akin. Kasi ang dami pang support range. Eh. Manipis yung support range. May iba pang supports. So, figure hindi ko maganda yung RR for the short. Ayan. Okay. Sige. Okay, thank you, Sep. So, na-take down nyo ba yun, guys? Okay, let's go with Carl Matthew. Explain ba? Ay, pucha. Ibang klase, may design. Dito pala ang pinagmamalaki ng core program. Okay, go. Hindi, explain mo lang in 15 seconds. Well, kung walang choice to wait, but rather buy or sell lang,
buy ako dito dahil same with Messino na may key level ako dito na nakita. Saan yung highlight? Pwede ba mag-highlight dito? May key level dito sa area na to. Nagkaroon ng price reaction dun sa support na parallel Darva support dito and I'm looking for a sell dito sa... Naririnig ba ako? Parang tahimik. Naririnig ka. Sell target ko dito is dito sa gap area dahil nagkaroon ng gap zone dito eh. And overall bias ko dito is sideways dahil nabasag yung formation ng higher highs, higher lows dito, nasira yung uptrend niya. Okay. Kaya pinaka-ideal, babasagin na lang yung range. Ayan, okay. Sige. So almost same with Sep and same with Irving. Sige. Henry Tan, ikaw na. It's your time to shine. Hello? Tayo? Nagkaroon ng way. Nagkaroon ng FIBO. Ano yan? May FIBO yung ano eh. Yung paint ko may FIBO. Paano? Paano nagkaroon ng FIBO? Windows 10 yan ah. Sa ano yan? Experience. Idol ka talaga, Mel. Si Bang Classic ka. Pucha, biglang nagkaroon ng Fibonacci. Ayan ang edge na tinatawag. Ayan ang edge. May alam si Melbs hindi natin alam. Okay, sige. Go, Melbs. Nakabisado na natin yung Fibonacci ranges through experience. Kaya alam na natin yung position yan. So, kitang-kita nyo naman, laging nangungundog sa 61%. Tapos may strong resistance dito. Medyo pangit nga lang yung kulay dito. Pero yung yellow na yan, strong resistance yan. Tapos yung 61%. Kaya lagi nauntog dyan. And then, kung pagbabasihan lang natin yung candle niya ngayon, so possible bounce siya talaga dahil dun sa candle niya. And then kung masusunod yung DNA niya, mag-range ulit siya. So either umabot siya sa 50% or 61% din. Which is yun yung mga possible sell points na. Kung hindi, edi below that yellow line, pwede na tayo mag-cut loss. Cut loss. Okay. Sige. Clean share ko na. Sige, go. Ito, di ba tinuturo kasi madalas, be a specialist. This is one of those stocks, structures, na I'm gonna pass. So, dito sa chart na to, basing on the last 5 candles, may sudden drop, may gap down, tapos puro red candles. Ngayon, hindi na natin alam kung ilang, how much percentage niyan. Pero basing on pure structure or candlesticks, ngayon, medyo, ano siya eh, yung candle, malahammer. Tapos within the range ng support. Tapos, so kaya ang decision ko dito, immediate, is to buy. Tapos, sell somewhere around gap close dito or maximum dito sa part na to. Sa red line, dun sa number 1, and then dun sa red line, upper range yan, yung number 2. Cut loss ko dyan kapag nag-breakdown dun sa wick nung current candle. Tapos, yung pwedeng maging last buy ko dyan, yung blue na number 2, blue line na number 2. So, yun, mala-range trade yung trade idea, range na bounce. Kasi ito, tumatalbog yung price action dyan. Lakas pa ng drop. So, ayun lang. Ganun lang. Pero in reality, I'll probably pass on this one. In reality. So, pass. So, tama naman yun. Merong value dun, merong wisdom dun sa sinabi ni, ano, no? Sinabi ni Jordan na if hindi kasama sa ano mo, sa setups mo, edi do na trade. Basically. Okay, thank you. Magandang ano. Yan, okay. So, lahat kayo nag-buy. Ilan yung allocation nyo dyan? Ito, mabilisan lang. Ikaw, Irbs. Ano yung allocation mo? 33%. 33%. So, 1/3. Carl? Ganun rin, Cap. Range. 1/3. Melbs? 25%. Ilang contracts? 10 contracts. 25%. So, 1/4. 25%. Okay, George? 20. 20? 1/5? 1/5? And then, si Joseph? Same kay George, go work. Kasi hindi ko talip eh. 15 to 20%. Ay, choosy! Choosy yung mga lodi. Okay, so gusto niyo na ba makita kung ano yung ano? Pakita natin kung ano yung
Ready na ba kayo makita? In 3, 2, hindi, lalagyan ko muna ng line as to kung saan kayo nag-decide. I'm just gonna put a line kung nasan tayo. Hanap tayo ng blue line. Okay. Sige, in 3, 2, boom. Warak! May short, ano lang, ano? Short term na bounce? Tapos short term. Meron. Ayaw talaga paabutin. Meron, gap, content, gap resistance nga tinan nyo. Meron. Nag-resist nga yun sa may gap. Uy, yep, Accenture? Yeah. May konti. Resistance. Accenture, pare. So, actually, di nga inabot yung gap sip eh. Di nga umabot eh. Yung gap, oh. Nauntog sa 38% cup. Mayan abot yung talaga si and then talagang naging bearish. Tama yung na-identify ni Joseph eh, na anong tawag dito? Meron tayo ditong alam mo, meron tayo ditong ano yun? Head and shoulders din tapos head and shoulders na ganun na naganap ano, tapos boom. Bumagsak na siya ng ano. Paano mo nagagawa napaka-diretso nung shift, hold me shift ride lang. Shift. Hold mo shift. You hold mo yung shift. Thank you. Okay. So, basically, ako ang dito. Ako ang umpire. Dapat sell to. Sell lang panalo dito. Yung percent ba inangat? Makakalabas pa rin kami ng buhay. Makakalabas ng mas yung trade. Aabot nga dun sa week. Okay, hindi. Pero regardless, dahil meron naman kayong different scenarios and narinig ko naman. O sige, punta tayo dun sa part 2. Okay, which is journaling. So, paano nyo i-journal yan? So, talo. Yung iba sa inyo nanalo? Yung iba sa inyo natalo? Ewan ko. Depende sa allocation kung gaano ka ano yung ano. So, how are you ano yung maging entry niyan sa journal nyo?